Tingin po tayo ay dadako na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon at atin pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Exodus chapter 17 verses 18 to 16. Hinihiling ko po ang bawat isa na magsitindig. Yeah. 8 to 16. I'm sorry. Exodus 17, 8 to 16. At hiniling ko po na basahin natin ulit ito ng sagot-sagutan. Ako po muna ang magbabasa and then kayo po ang sasagot hanggang sa verse 16. Then the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were leaning, but when they ever lowered his hands, the Amalekites were leaning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it, because I will completely black out the name of Amalek from under heaven." Moses built an altar and called him to the Lord my banner. Together, he said, "Because hand were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation." Pagpalain po ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sapagkat minsan pa ay meron kami ulit matututunan na panibagong pangalan mo. Panginoon, kung paano mo in-reveal ang inyo pong sarili, ang inyo pong gagawin sa amin once na kami magtiwala sa inyo noon hanggang sa oras na ito. Dalain ko po, Panginoon, ay maunawaan namin ito. At ito po ang magpatibay, magpatatag ng aming pananampalataya sa inyo. Nawa, ito po ang magbigay ng motivation sa amin na patuloy na sundin ka at gawin po ang kalooban mo sa buhay po namin. At dalain ko po, samahan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pag-aral. Tulungan mo po ang inyong lingkod na may bahagi niya ng maayos ito, maliwanag, at may kapangyarihan. Sa patlat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Sino po ang nakakatanda sa inyo kung ano ang kahulugan ng date na to? July 20, 1969. Okay, Miss Universe? Okay. Ha? Okay. Okay yun. Narinig ko na yung tama sagot. So ito po yung hindi ko alam yung Miss Universe ano po. Pero ang alam ko, nakita ko sa history, ito po ang unang, ito po ang date na ang tao po ay nakayapak sa buwan. No? Ito yung kauna-unahan. No? Ito pong mga lalaking ito, ito po si Neil Armstrong, si Michael Collins, at saka si Edwin Aldrin Jr. Ang nakayapak lang ay itong si Neil Armstrong at saka si Edwin Aldrin. Itong si Michael Collins, siya yung driver sa orbit nung kanilang parang pinaka-spaceship. Ano? Pero ang unang-unang yumapak ay itong si Neil Armstrong. No? And then ang sumunod, itong si Edwin Aldrin Jr. Okay? At alam po ninyo, itong pagyapak nilang ito, no? Itong kanilang mission, no? Mission Apollo ang tawag dito, at ang kanilang sinakyan na space shuttle, ang tawag nila ay Apollo 11, no? At nung pagpunta nila doon, umalis sila ng July 16, no? After 4 days 'yun, nakarating sila sa buwan at 'yun nga bumaba sila, naglakad sila doon. Alam niyo kung bakit nila ginawa ito? Sapagkat nung 1950 hanggang 1960, meron pong Cold War na tinatawag ang USSR at saka ang US,
no, yung Soviet Union at saka ang United States, no? At itong USSR, sila ang una nagpadala ng temporary satellite sa orbit, no, sa space. So nataranta ang mga ano, ang mga kano, ano? Parang ba naunahan tayo nito, ah. Kasi ang ibig sabihin nung nakapagpadala ang USSR ng satellite sa paikot sa mundo, ang ibig sabihin, they have the power, no, to send nuclear bomb anywhere. Eh pagka ganun na nangyari, no, talo ang US, no. Ayun nga, naglalaban tong dalawang superpowers na to. So ang ginawa nung presidente noon si Donald Eisenhower, nagkaroon sila ng research kung paano makakapunta sa buwan. Hanggang sa hindi na siya naging presidente, pinagpatuloy ni John F. Kennedy, no, yung project na yon. Okay? So tumama lahat ng kanilang mga research, no, sila ay nagpunta, inya, nakapunta dito sa buwan, no, ang mga tao. So, ito pong tatlong ito, no, para hindi malimutan itong napakaganda, napakahalagang kasaysayan, hindi lamang sa Amerika, kundi ng buong sangkatauhan, may iniwan sila doon sa buwan. No? At alam niyo kung ano yung iniwan nila? Yung flag. Okay? Napakahalaga po ng flag, no, or ng banner sa isang bansa, no, or sa kahit anumang kompetisyon, no. May banner or may flag ang lahat ng bansa, ang lahat ng school, di ba? Ang mga simbahan din, alam nyo ba na meron ding mga banners or flag. At ito po ay napaka-importante. Bakit po mahalaga ang flag? Sapagkat pinapakita daw po ng flag ang identity, no, ng isang samahan. Okay? Kahit mga companies, no. Alam nyo, nung nagda-drive ako sa Germany at naghahanap ako ng Pilipino, may nakita akong kotse. No. At doon sa likod ng kotse niya, may dalawang flag na sticker ng flag na nakadikit. Yung isa ay flag ng Germany at yung isa ay flag ng Pilipinas. Anong maiisip niyo pagka nakakita kayo ng ganun sa ibang bansa? May Pilipino driver nito. O kaya Pilipino ang nakasakay dito. Or may-ari nito. Di ba? At alam niyo nung time na yun, nakakita ako, parang natuwa ako. No ba? May kababayan ako. Di ba? Kasi makikita mo sa flag ang identity ng isang tao. At dito po, ano, pinakita dito ng US, kahit sa karating ngayon sa buwan, pag nakita nila itong flag na to, anong maiisip nila? Ba, may nauna na sa akin. At sino ang nauna sa akin? US. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng flag. Kaya kung wala kayong flag, walang flag ang inyong bansa, wala kayong identity. No? Kasi ito po isa sa dahilan bakit may flag, no, ang isang samahan, no, ang isang grupo, ang isang bansa. Ang pangalawa, it gives energy. Alam niyo po noong panahon ng 12th century, no, pagka gera, dapat meron silang flag na winawagayway at dapat lagi yan nakataas. Hindi mo pwedeng dalhin yan ng nakababa. In fact, kahit yung flag natin ngayon, no, papagalitan tayo, paparusahan tayo. Pagka may hawak kang flag tapos inihulog mo sa lupa. No? Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin when you lift up the flag, it gives you energy. It gives you motivation to go on, to fight. No? Hanggat nakatayo ang flag na yan, hindi ka dapat tumigil lumaban. No? Pero the moment na bumagsak na yan, ibig sabihin talo ka na. Kahit marami ka pang buhay ng mga sundalo, pag nabagsak na yan, o kaya naagaw na ng kalaban, sabihin talo ka na. Di ba may game na Games of the General? Sino bang nakapaglaro na nun? No? Pag nakain mo na yung flag, no? Ibig sabihin, automatic yun, talo ka na. Di ba? So, this flag gives you inspiration, gives you energy to move on. Pagka nakita mo itong flag na to,
Kaya nga nung ano nung nagda-drive ako, makita ako ng flag ng kotse na may ano na may flag ng Pilipinas. Parang natuwa ako kasi may kasama akong Pinoy. 'Di ba? And then ang pangatlo daw na sinisignify ng flag, hindi lang identity, hindi lang energy, but victory. Okay? Tagumpay. Ano? Hanggat nakatayo ang flag, no? At pagka nagtagumpay ka, winawagayway talaga 'yan. Oh, yung flag. Ang ibig sabihin, nagtagumpay ka. Dito po nung tinayo po ng Amerika ang flag, kanilang flag dito sa moon. Ang pinapakita po ng Amerika sa USSR at sa buong mundo, sila po ay nagtagumpay dito sa Cold War na to. Labanan ng ang tungkol po sa space. Okay? So mga kapatid, alam niyo po ba kung kailan una na nasulat ang paggamit ng banner or ng flag? Ito po sa Exodus chapter 17, no, verse 15, no. Dito po natin unang makikita na napakaganda ng simula, no, kung bakit po ginamit ang flag. Sapagkat sa pamamagitan po nito, pinakilala ng Panginoon kung sino siya. No? Dahil sa paggamit, pag-utos ng Panginoon na gamitin or sa paglaban ng mga Israelites sa kanilang sa mga Amalekites, no? Pinakilala ng Panginoon na merong katagumpayan, no? Meron kayong identity, meron kayong energy, and meron kayong victory kung ako at sa akin kayo sasampalataya every time na meron kayong battle sa inyo pong buhay. Okay? So, dito po, for the past two Sundays na, pinag-aaralan po natin yung names ng Panginoon. No? At kung ano ang kahulugan nito at ano ang pwedeng magawa nito sa atin. Nung una, nakita natin Jehovah Jireh, God our provider. Jehovah Rapha, God our physician. Ngayon naman po, makikita po natin yung function kung bakit inuutos ng Panginoon or kung bakit nagpakilala ang Panginoon as a flag or a banner. Ang gusto niya pong ipaalam sa bawat isa sa atin at sa kanila noon, Jehovah Nissi, God our protector. No? Nung sinabi ni Moses, no, nang magtatayo siya ng altar at tatawagin itong Jehovah Nissi or the Lord is our banner, ang gusto niya pong ipaalam sa bawat isa sa mga Israelites at sa atin that he is our protector. He is the one guarding us, defending us sa kahit anumang battle sa buhay po natin. Okay? Ano nga bang ibig sabihin ng Jehovah? The existing one, the one true God. Ang ibig sabihin naman po ng Nissi, banner, lifted up, or refuge. Okay? Sa Hebrew po, ito po ang tatlong kahulugan yan. Okay? Banner, lifted up, and then refuge. Okay? So, ang generally, ang ginagamit po ay Jehovah, or the Lord is our banner. No? Pero pagka sinabi mong the Lord is our banner, ano ibig sabihin nun? Ang ating watawat. No? Ito ang makikita natin. No? He is our refuge. Ang ibig sabihin, pagka ginamit mo yung salitang refuge, He is the one protecting you. Okay? Sa buhay na ito, mga kapatid, God is protecting us. No? Hindi ko alam kung anong mga iba't ibang mga pagsubok ang inyong pinagdaanan, mga life-threatening experiences. Pero the fact that all of us are here, ang ibig pong sabihin, God has protected you. No? The fact na malalakas tayo ngayon, the fact na sa kabila ng maraming labanan sa buhay natin, na andito po tayo ngayon para magpurit, magpasalamat sa Panginoon, that means Jehovah Nissi is present. No? We are experiencing, no, God our banner, no, God our protector. Okay po? So, kung titingnan po natin ang nangyari sa mga Israelites, ito po, ano?
nanggaling po sila sa Egypt, no? At 400 years po sila na nabihag doon. Okay? So, gaya ng sabi ko sa inyo noon, yung 400 years na yun is enough para ma-brainwash sila. No? Nung sila ay pumunta dito, nung si Jacob ay nagpunta dito, no? 70 people lang sila. Okay? At nung sila ay nagpunta dito, ang sinasampalataya na nila ay yung Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. No? The one true God. No? The Jehovah. Okay? Pero after 400 years, nung namatay na yung kanilang mga ninuno, yun nga, na-adapt na nila yung kultura ng Egypt. Na sa Egypt po, napakarami nilang mga Diyos na kinikilala. Napakaraming Diyos na kanilang sinasamba. Okay? So, yun po ang naging practice nila. Pero bagamat na-adapt nila yung practice ng Egypt, hindi sila tinuring ng mga Egyptians na kadugo o kababayan. Di ba? Kahit ang practice nila ay practice na ng mga Egyptians. Ginawa silang slave no, for 400 years. Kaya, sa 400 years na yun, talagang nagmakaawa sila sa Panginoon na tulungan sila. And then, yun nga, tinawag nila si Moses, no? At yun nga, itong si Moses, sa kabila ng maraming debate sa Panginoon, siya ay sumunod, at yun, sinabi niya sa Pharaoh, na palayain mo itong aking mga kababayan, no? Aalis kami, at kami ay sasamba sa Panginoon sa wilderness. Pero hindi pumayag yung Pharaoh, so anong Panginoon, nagpadala ng 10 plagues, no? At yung pinakahuling plague, yun ang yung pinaka-10th plague, yun ang naging dahilan bakit pumayag si Pharaoh. Okay, so ganito po. Kung magpapansin ninyo itong rota ng mga Israelites, pababa sila, no? From Goshen, pababa sila, tapos paakyat. Tapos, ito, ang promise lang kasi itong Kanaan. So, magtataka kayo, bakit dito pinadaan ng Panginoon? Eh, pwede naman papunta dito. Di ba? At saka, sabi nga nila, kung from here, going here, hindi 40 years ang travel. 11 days lang. Pero may reason ng Panginoon bakit niya pinababa. Ito po. Sa Exodus chapter 13, verses 17 to 18, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Okay? So God led the people around by the desert road toward the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt, ready for battle. So balikan natin itong mapang ito, no? Ito yung Philistine country. Sabi niya. So kung, sabi ng Panginoon, kung dito sila pinadaan, ano mangyayari? Gegerahin sila ng Philistines at ang iisipin nila, oh, malapit lang ang Egypt. Babalik ako. Mga kapatid, ganito po ang punto dito. No? Ang Egypt, it's always ano, a symbol of sin. No? Kasalanan. No? At yung pag-alis nila dito, it is a symbol of God's deliverance. No? Okay. Ngayon, kung hindi ibig sabihin na pagka tayo ay kumbaga, na-deliver na sa atin tong kasalanan, wala nang battles tayong kakaharapin. Meron pa rin. No? At dito, no? Kung na-experience dito ng mga Israelites yung battle, baka bumalik sila. And many times tayo po, no? Pagka yung gusto nating magbago at parang nagbabago na tayo, pagka naka-experience tayo ng kahirapan, ang naiisip lagi natin yung nakaraan natin. Ano, bumalik doon, no? Meron kaming ano, nalulungkot ako doon sa isang member namin sa San Pablo before. Lasinggero talaga siya. No? As in, basta't may problema siya or kahit walang problema, inom talaga ng todo. And then finally, he surrendered his life to the Lord. At unti-unti binago siya ng Panginoon. Hanggang sa dumating yung time na naka-experience ang matinding pagsubok yung kanilang family. Natanggal siya sa trabaho. Yung wife niya wala namang trabaho. Apat ang kanyang anak. Lahat nag-aaral. So hindi niya alam, no? Lagi kong pinagpipray siya, no? Tinutulungan namin siya, no? Pero parang gusto niya yung instant ano agad eh.
instant yaman agad. No? So, nung hindi mangyari yun, bumalik siya doon sa dati niyang bisyo. No? Naging lasenggo siya ulit. At nakakalungkot, hindi pa siya nakakabalik. Okay? So, yun po ang dahilan kung bakit hindi pinadaan ng Panginoon dito. No? They are not yet ready for the promised land because they're still weak. So, pinadaan sila dito, no, to prepare them for the promised land. May mga bagay po sa buhay natin na gusto natin, ano na, in an instant, andyan na agad. Lord, gusto ko pong mangyari ito sa buhay ko. No? Lord, pagka sinagot mo to, gantong gagawin ko. Knowing na later on, parang ma-realize, bakit parang hindi ako sinasagot ng Panginoon? Bakit lagi akong nabibigo? Tandaan po natin ito. Ito yung na-share ko na sa inyo. When God says no or wait to our prayers, hindi ibig sabihin na gusto niya tayong masira. Gusto niyang durugin ang ating pananampalataya. No. He is preparing us, no, for the promised land. No. You are not yet ready. We are not yet ready for the promised land. He needs to build us up first. No. He needs to repair our character, para maging ready po tayo sa promised land. At yun po ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelites. Pinadaan sila dito. Last week, pinapunta sila sa Mara. Ano? Ano nga yung Mara? Ito yung water na napakapait. No? Pinadaan sila dito. At imagine, three days pa lang nila na-experience yung kamangha-manghang kapangyarihan ng Panginoon. Imagine, dumaan sila sa Red Sea. No? Hinati ng Panginoon yung Red Sea. And then after 3 days, nung wala silang mainom, nawala na sila ng pananampalataya sa Diyos. No? Saan kami iinom? No? Talagang nagreklamo sila kay Moses. At alam po ninyo, pagdating naman nila dito sa Refidim, kung babasahin po natin itong Exodus chapter 17, may reklamo na naman sila. No? Wala ulit silang mainom. No? Or by the way, bago po yun, bago dumating dito sa Refidim, pagkatapos nung pinatamis ng Panginoon yung water, no po, ang sunod nilang reklamo, wala kaming makain. So ang Panginoon nagpadala siya ng manna from heaven. No? Ang sabi ng mga Israelites, gusto namin ng karne. Kasi sa Egypt, madaming karne. So, sa gabi, nagpapadala ang Panginoon ng quail. Mga quails. No? Pugo. Ano, pugo yun sa Tagalog. No? So, imagine sa umaga, ay manna from heaven, then quails. Pero, nagreklamo pa rin sila. Ano? Pagdating nga dito sa 17, wala silang mainom na naman. No, at galit na galit sila. No, babatuhin na nila si Moses. No? Ang sabi nila kay Moses, kulang ba ang libingan sa Egypt? Kaya mo kami dinala dito sa wilderness? And then nagpray uli siya sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Papatayin na ako ng mga taong ito. And then sabi ng Panginoon, kunin mo yung mga elders, pumunta kayo sa isang bato, hampasin mo ng 3 beses. Lalabas yung tubig. At ganun niya ang ginawa ni Moses. Sinampas niya, yung tungkod niya ginamit, 3 beses na pinukpok and then lumabas yung tubig. No? Nakakabilib. And then here comes again, another test. No? Dito sa Refidim, itong mga Amalekites, no? Sino ba itong mga Amalekites dito na nakasalubong nila? Ang mga Amalekites ay, makikita natin dito sa Genesis chapter 36 verse 12, Esau's son Eliphaz also had a concubine named Timna who bore him Amalek. These were grandsons of Esau's wife, Ada. So, kilala niyo ba kung sino si Esau? Hindi yan yung nabibili sa mga street foods. Kakambal ni Jacob. Okay? At alam po natin na nangyari kay Jacob at kay Esau na nag-away talaga sila dahil dinaya ni Jacob si Esau tungkol sa kanyang birthright. Inagawan ni Jacob ng birthright itong si Esau. And since then,
no, ay nagalit na si Esau kahit yung kanyang mga angkan, no, kay Jacob at sa kanyang lahi, which is now Israel. Ngayon, ito po ang makikita natin sa Deuteronomy chapter 25 verses 17 to 18. Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt. When you were weary and worn out, they met you on your journey and attacked all who were lagging behind. They had no fear of God. Ganito ang ginawa ng mga Amalekites sa mga Israelites, no? Ang mga inatake ng mga Amalekites ay yung mga nahuhuli. Yung mga mababagal, no? At alam nyo, during that time, ang laging inihuhuli, basta't magbabiyahe sila, yung mga babae, yung mga matatanda, at yung mga bata. So, sinong inatake ng mga Amalekites? Yung mga asawa, yung mga anak, at yung mga parents. So, masakit yun, no? Kaya, inyo, sabi ng Panginoon, bago sila pumasok sa Promised Land, sabi ng Panginoon, remember the Amalekites. Kung ano yung ginawa nila sa inyo, no? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, I will annihilate, no, the Amalekites, no, buburahin ko sila, no, sa history ng sangkatauhan because of what they did to you. Okay, so ganito kalala ang Amalekites, no? At sabi nila ang mga Amalekites daw, ito ay mga nomads. Alam niyo ba pag sinabing nomads, NPA, no permanent address. Ano? Ano yan, mga yan? Tambay-tambay lang lagi, mga bantay sa lakay ito, mga ito. At kung saan may food, doon sila. No? At kung saan merong mga may food, pero mahihina yung mga may-ari, yun ang inaatake nila. So, syempre, bakit mo susugudin yung mga mamamatay kapag nilabanan mo? Diba? So, ganito ang mga nomads, itong mga Amalekites. Ganito sila katitindi. Okay? So, nung sila papunta na, ang Israelites papunta na sa Promised Land, nakasalubong nila itong mga Amalekites. At ang marahil narinig nila yung nangyari sa Egypt, at narinig nila yung promise ng Panginoon sa mga Israelites na pupunta sila sa Promised Land. Eh, nandun sila, malapit sila sa Promised Land, ayaw nila na angkinin ng mga to, kasi nga magkalaban sila eh. No? Nitong mga angkan ni Esau. Kaya gusto nilang patayin itong mga Israelites. Okay? So, may tatlong lesson po tayo na mararanasan natin ang Jehovah Nissi or si ang Panginoon, no, na nagpo-protect sa atin. Based po dito sa ating pinag-usapan ngayon. Una, we will experience Jehovah Nissi, no? We will experience God's protection through trusting in the Lord sa pamagitan po ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Ang sabi nga dito sa ating ultimate goal, bakit natin pinag-aaralan itong names ng Panginoon? Ang sabi sa Psalm 9 verse 10, pakibasa nga po, ready? Go! Okay. Those who know your name will trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Ngayong umaga, if you're here to seek the Lord, He will never forsake you. No. Magpapakilala siya sa inyo. Magpapakilala siya sa atin. And this third name na atin po pag-aaralan, no, Jehovah Nissi, the Lord is our banner, the Lord is our protector. The Lord will protect you, no, ngayon pong umaga. Okay? If you are seeking, no, to know Him. So, ito ang ating ultimate goal, bakit natin pinag-uusapan, to trust the Lord 100% as long as we live. No? Gaya ng tanong ko last week, ilang percent sa umagang ito ang pagtitiwala niya sa Panginoon? No? 99% is not enough. No? Ang nire-require ng Panginoon na pagtitiwala sa Kanya is 100%. And it's my prayer this morning, no, na sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga pangalan ng Panginoon. Kung alan man ang percentage ng pagtitiwala nyo ngayon sa Panginoon, no, ito po ay aabot sa 100%. At mananatiling 100%. Okay? So,
Ang sabi po dito sa verses 10 to 11, so Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So nakita niyo itong labanang to, kakaiba to. Di ba? So nalaman nila na atakihin sila ng Amalekites. Sabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng mga ilang mga kalalakihan, no? At makipaglaban ka. Kami, ako, no? Si Aaron at saka si Hur, pupunta kami sa mataas na lugar, itataas ko ang kamay ko, pati yung rod. At habang nakataas daw yung rod, ano? Israel were winning. Pero pag napapagod na si Moses, ano nangyayari? The Amalekites were winning, no? Okay. Hindi ko malimutan yung isang ano member namin dati sa Kalapan. Kilala ito ng mga taga Kalapan. No? Ano siya, avid fan ng Hinebra. No? Avid fan siya ng Hinebra. Avid fan siya ni Jaworski. No? Pag kami laban ng Hinebra ng Wednesday, hindi siya umattend ng prayer meeting. Nanonood siya ng basketball. Kaya lang napapansin niya, pagka hindi siya umattend ng prayer meeting, no, natatalo ang Hinebra. No? Kaya ang ginawa niya, sinubukan niya, nag-experiment siya, sinubukan niyang umattend ang prayer meeting pagka may laro ang Hinebra pag Wednesday. At na-realize niya, pag umattend siya ng prayer meeting, nananalo ang Hinebra. Kaya lagi na siyang umattend sa prayer meeting. Ano po ang aking punto? Dito, pagka itinataas ni Moses ang kanyang kamay, nananalo ang Israel. Pero pag binababa niya yung kanyang kamay, natatalo. No? At ang nananalo ay yung kalaban. Alam niyo, nung makita ko na pinag-isipan ko to, bakit ganito ang ano, ang nangyayari, no? Alam niyo, when you raise your hand, no, to God, binasa ko yung ilang mga talata, no? When you raise your hands to God, it means surrender. It means surrender. Kahit naman ngayon, 'di ba? Pagka nahuli kang pulis, taas mo ang kamay mo. Taas mo ang kamay mo. Pag hindi mo tinaas, yun ang mangyayari sa'yo, di ba? Laging taas ang kamay. Di ba? And it means surrender. No? When you surrender your life to God, then you will win. But if not, then you will lose. No? Matatalo talaga tayo kahit anong mangyayari. No? Pero pag tinaas natin ang ating mga kamay, no, sa Panginoon, pagka tayo sumuko sa Kanya, when we surrender our lives to the Lord. Marahil hindi agad natin makikita yung victory. But later on, no, we will realize, no, that by surrendering our lives to the Lord, no, by depending on the Lord, makikita natin, no, yung kapangyarihan ng Panginoon. God's protection to each one of us. No? At yan po ang nangyari dito. No? If you trust the Lord, no, in sa lalo na sa labanan ng buhay, no, lalo na sa panahon na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, no, hindi mo na maiisip, no, ubos na yung galing mo, no, ubos na yung alam mo, no, para magtagumpay sa isang obstacle na kinakaharap mo. Alam niyo po ang best way para mapagtagumpayin natin yun. Let us lift up our heads. Suko tayo sa Panginoon. Lord, hindi ko na kaya to. Ikaw na to. No, hindi na kaya ito ng talino ko, ng isip ko, ng training ko, ng experience ko. Hindi na to kailangan ng, hindi na nito kaya kung ano man ang meron ako. No. It's you, Lord. At yun po ang nangyari dito. No. Hindi kayang talunin ng mga Israelites ang mga nomads na to. Kasi well-trained itong mga Amalekites na to eh. Tapos ang inatake pa nila yung mga bata, ano, at saka yung mga mahihina. Diba? Yung mga nasa hulihan. Kaya nga, nung binabasa ko to, ang hirap pala pagka lagi kang nasa hulihan. Pagka pahuli-huli ka, ano, ikaw yung maaabutan. Diba? Kaya mga kapatid, napaka-importante po ng magtiwala tayo sa Panginoon.
sa oras na ito, again, kung hindi 100%, ang trust natin sa Panginoon, let us pray that we will have a 100% trust sa atin pong Panginoon. Alam niyo po, marami pong gera na nangyayari po sa atin pong buhay. Mentally, emotionally, physically, and spiritually. Maraming labanan. I'm sure ngayon, oras na to, ano, kahit na kayo ay nakatingin sa akin, maraming battle kayo na, ano, na pinagdadaanan sa inyo pong mga isipan. Di po ba? Ang sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 17, "For the sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want." So dito po, alam nyo kung bakit may labanan lagi sa isip ninyo sa paggawa ng tama at sa paggawa ng mali? May isang kanta nga, "Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa." Di ba? Kasi may labanan sa ating isipan, sa ating pong puso. No? Yung sinful nature natin at ang banal na spirito ay naglalaban parati. No? Paano tayo magtatagumpay? Sa pamagitan po ng desisyon natin pong gagawin. No? When we decide to obey the Spirit, which is in us, dun po tayo magtatagumpay. Pero kung yung sinful nature pa rin natin ang ating susundin, no? Matatalo po tayo. Ano po? At ang sabi nga dito, so that you are not to do whatever you want. No? Hindi mo magawa yung dapat mong gawin. No? Kasi may labanan lagi sa loob ng puso natin. And then ang sabi pa dito sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21, the acts of sinful nature are obvious. No? Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Ito ang warning ni Apostle Paul. "I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God." No? So kung mananatili daw tayong namumuhay dito sa mga kasalanan ito, it means, ano, ang ibig sabihin niyan, we will not go to heaven. Okay? Kasi, the moment you accepted the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, the Lord will give you strength to overcome this. Okay? Pero kung hanggang ngayon, kahit sinasabi mo na tinanggap mo si Jesus, pero ganito pa rin ang na-experience mo, ibig sabihin, yung iyong pagtanggap sa Panginoon, it is not real. No? Sabi nga ng iba, tinanggap mo lang siya sa iyong bibig. No? Pero hindi sa iyong puso. Marahil na pressure ka lang, no? Marahil ay nakigaya ka lang. No? Sapagkat, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, once na nakipag-isa ka kay Kristo, then you will be changed. No? May pagbabago na mangyayari sa iyo. Not necessarily malaki agad, no? Although may mga ganun, no? Pero unti-unti may changes dapat na nangyayari sa atin. No? Ang Panginoon, marami pa rin binabago sa buhay ko. No? Marami pa rin akong mga pagkakamali. No? Pero ang nakita ko, no, at nagbibigay ng assurance sa akin, no, every day in my life, nakikita ko po na binabago ako ng Panginoon unti-unti. No, I'm not perfect, no. I'm not yet perfect, no. At sa langit na po natin may experience yung perfection. Pero ang pangako ng Panginoon, the Lord will change our lives once na tayo po ay nasa Panginoong Jesucristo. So ito po ang ano, ang warning ni Apostol Pablo, at ito ang laging naglalaban sa atin pong mga kalooban, no? Pero dito po sa 1 Corinthians 15 verse 57, napakaganda po ng assurance dito, no? Ang sabi diyan, "But thanks be to God, no? He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Only Jesus can give us victory. Tandaan po natin 'yan. Wala nang iba. Okay? Kung marami tayong nalampasang gera sa buhay natin, yun ay dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin na magaling akong dumiskarte, no? Hindi po natin pwedeng sabihin na magaling yung training ko, marami akong bala, no? Sapagkat kung uupo tayo at pag-iisipan natin, those victories are given by the Lord Jesus Christ. At ngayong umaga, kung sa tingin ninyo, lagi tayong talo, no? Lagi tayong natatalo. Baka nalilimutan natin, no,
that we have the Lord Jesus Christ who will give us the victory. Kasi tandaan po natin, magiging victorious lang tayo through Jesus Christ if we will obey Him. Kung atin lang babasahin, no? Ang salita ng Panginoon, i-memorize lang natin, pero hindi natin gagawin. No, hindi rin natin may experience yun. Maybe it's about time for us to obey, to do kung ano po ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, for us to experience the victory. Okay po? So, magtiwala po tayo. Paano ba magtiwala? Sabi sa Proverbs chapter 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, no, hindi half-hearted, no? And lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Okay? Ituturo ng Panginoon ang tamang daan, ang dapat mong daanan, at papaano ka dadaan doon, no? If you trust Him with all your heart. Okay? So again, we need to trust the Lord sa buhay pong ito. So, yun po ang unang lesson na makikita natin to experience Jehovah Nissi, no? The protection of the Lord, no? The Lord as our banner. We need to trust the Lord. Okay? Next. Kailangan pagtiwalaan po natin yung kanyang kapangyarihan. Okay? Pangalawa, we need to trust His procedure, no? Yung paraan ng Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ni Haring David, no? Sa Psalm 19, your law is perfect, no? Yung salita ng Diyos, yung instruction ng Panginoon, perfect 'yun, walang mali. Ang ibig sabihin, pag ginawa mo 'yun, aayos din ang buhay mo, no? Magtatagumpay ka, no? 'Yun din ang sabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 8, no? You meditate this word day and night, no? So that you will be careful in applying this. And then ang sabi niya doon, you will be successful and prosperous. Bakit mangyayari yun? Because God's law is perfect. His procedure is perfect. Okay? And then, let us trust the Lord in His promises. No? Ano ang huling pangako ng Panginoon sa atin pong buhay? Gaano katibay yung paghawak mo doon? No? I'm sure sa dami na ng mga mensahe na ating narinig, marami na tayong pangako ng Panginoon na napakinggan. Nahawakan nyo ba yun? Pinangahawakan nyo ba yun? Maybe it's about time, no? Na talagang panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Sapagkat mapagkakatiwalaan po ang Panginoon. So let us trust Him, no? In His power, His procedure, and His promises. Okay? And then ang pangalawang lesson po na makikita natin, teamwork. Okay, hindi lamang trusting the Lord, but teamwork. Ano ba yung sabihin ng teamwork? You will experience Jehovah Nissi through our teamwork. Okay? Ano ba yung sabihin ng teamwork? Pakibabasahin nga po natin. Ready? Go. Okay, thank you. So, ito daw ang ibig sabihin ng teamwork. Ano? Hindi lang ito activity. Ano? Para lang may magawa tayo. No? Kundi, ang ibig sabihin ng teamwork ay it's the ability to work with others. No? And to help others attain their full potential and achieve the shared goals. No? So, hindi lamang yung marami nga kayo pero wala akong pakialam sa kanila, magkamali sila o hindi, basta ako, trabaho lang. No? Ang teamwork daw ay tinutulungan mo yung bawat isa na mag-improve din. Para pag nag-improve sila, no, maa-achieve mo yung goal ninyo. Mas mabilis at mas maganda, maayos ang produkto. Di ba? So, kami dito mga lalaki, mahilig kami mag-basketball. No? So, yung pag sinabing teamwork no, sa basketball, talagang ano yan, kailangan yan. Kung gustong manalo ng maraming championships, or kahit sa isang game man lang, kailangan ng teamwork. Hindi pwedeng isa lang ang tumatrabaho, no? Hindi pwedeng yung isang tao lang ang re-rebound, no, di-dribble, shoot, no? Magkakagalit 'yan, mag-aaway-away 'yan, no? Kailangan ng teamwork.
At sa pagganap natin sa teamwork, sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. So ito pong church, no? Itong body of Christ ay inihantulad ng Panginoon sa katawan. Na marami, bagamat isang katawan ito, pero maraming parts. May mata, may ilong, may bibig, may tenga, may mga kamay. At ang sabi pa doon, dito sa 1 Corinthians chapter 12, hindi porket ikaw ay mata, no? Sasabihin ng mata, hindi na ako part ng ano? Ng buong katawan, no? Mata ako eh. Hindi ganoon, no? Imagine na lang kung puro mata tayo. Ano kaya itsura natin? Nakakatakot, no? Nakakatakot 'yun. Yung may third eye, yung nakakatakot na 'yun eh. 'Di ba? Eh, yung marami pa, buong katawan mo puro mata. Siguro ang daming kita noon, ano? Pero nakakatakot 'yun, no? Or halimbawa puro tenga tayo. Itong tenga ko malaki, pero sakto lang 'yan. Hindi ko na kailangan ng third. 'Di ba? O kaya puro bibig tayo kaya. Ang ingay siguro natin, no? 'Di ba? So, ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12, dinisign tayo ng Panginoon. Dinisign ng Panginoon itong ating katawan, no? Nang sakto, no? Nang perfect para mag-function ng maayos. At tandaan po natin 'to, mga kapatid, no? Kailangan lahat ay mag-function. 'Di ba? Kailangan lahat may teamwork. For example, pagising mo sa umaga, no? Hindi mag-function yung ilong mo. Hindi ako makahinga. Huh? Sabihin ng ilong mo, day off ko ngayon. Nag-day off siya, one day lang. Na, kasi, all your life, ginagamit mo yung ilong sa paghinga, so pwede ba mag-day off? Ano mangyayari sa atin, no? Mag-day off ng isang araw yung ilong natin? Saan natin papadaanin yung hininga natin sa... Di ba? Nakita niyo yung function, at sabi nga kanina, tayo pong lahat ay parang katawan ng Panginoong Jesucristo. All of us have functions. And the moment na hindi ka mag-function, ano ang mangyayari? Nung kumuha po ako ng insurance, no, tinuruan ako nung ahente kung paano ako makaka-claim ng insurance ng mabilis. No, 1 million yun. Sabi niya, putulin mo itong tab mo pareho. Sabi ko, ha? Bakit? Oh, disabled ka na yan. Pag pinutol mo to. Dalawa. Alam nyo, pinag-isipan ko yun. So, pinag-aralan ko kung kaya ko ano, kung kaya ko mabuhay ng walang hinlalaki. Tama ba, hinlalaki nga ito, no? So, doon ko na-realize na importante to. Kasi sabi ko, bakit hindi na lang itong pinky finger? Bakit ito, Tam? Kasi ito yung pang-grip pala natin. Subukan yung humawak ng baso ng walang ano, walang tam. O kahit ano. O kaya mag-igib. Mahihirapan niya. Kaya sabi niya, basta pinutol mo yan, disabled ka na. Makiklaim mo yung ano, yung insurance. Di ba? So, dun makikita yung function nito. No, na minsan hindi mo napapansin. Di ba? Madalas, pagka nawala yung isang bagay, o pagka hindi nag-function yung isang bagay, doon mo makikita yung pangangailangan niya at disabled, no? Kaya ganoon din po tayo magkakapatid, no? Sa kahit anumang, hindi lang sa church, kahit sa family, no? Kahit sa school, kahit sa office, merong function ng bawat isa. And the moment na hindi ka mag-function, pilay, no? PWD ka. 'Di ba? So dito kaya sa church natin, PWD kaya tayo. Iba ko consider bang PWD tayo, no? Dapat alam po natin, no, kung ano ang role natin. So dito po makita natin sa talatang ito yung teamwork na nangyari. Sabi dito, Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. And then,
when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side and one on the other, so that his hands remained steadily till sunset. Then verse 13, so Joshua overcame the Amalekite army with a sword. So ano po ang gusto kong makita natin dito? When there are teamwork, or when there is teamwork, no, sa isang group, no, katulad dito, si Joshua siya ang assigned na lalaban. Alam niyo kung bakit siya ang inassign? 40 years old pa lang siya. Si Moses, this time, 80 years old na siya. So, kumbaga, bata-bata pa to si Joshua. No? Pero, ang pinakamahalagang function ay na kay Moses. Kasi pag tinaas niya, nananalo. No? Ngayon, anong function itong si Aaron at si Hur? Nung mapagod na siya, no nga, dahil 80 years old na siya, no? Nung napagod siya, ang ginawa nitong dalawang ito, na ang unang ginawa nila, he took a stone and put it under him, and he sat on it. So, pinaupo si Moses. O, umupo ka para hindi ka masyadong mapagod. So, nakaupo. Eh, kaso nga, medyo mahina na yung kamay. So, ginawa nitong dalawa, hinawakan. No? Hinawakan yung kamay nilang dalawa. Eh, yung dalawang braso ni Moses. No? At si Joshua naman, tuloy ang laban. No, kasi nga pagka nakataas, nananalo sila. Okay? Hindi inisip ni Joshua, teka, lugi ako dito. Ah. Hindi niya sinabi yon. Hindi niya sinabi, pwede bang sub? Di ba? Kayong tatlo dyan. Wala kayong ginagawa, nakatayo lang kayo dyan. Pwede bang kayo naman? No? Or pwedeng ako naman ang maghawak? Or itong si Aaron, hindi niya inagaw kay Moses yung rod. Di ba? Total, ano naman, mas matanda ako sa iyo, hindi sinabi ni Aaron na mas matanda ako sa iyo. Ako na lang. O kaya pagod ka na, ako naman. Hindi nila inago. Alam nila kung anong dapat nilang gawin. Diba? Yun ang teamwork. At yun nga, ito ang ending. No? Because of their teamwork, Joshua overcame the Amalekites. Mga kapatid, alam niyo po ba, ngayong umaga, kung tayo po ay may teamwork sa gawain ng Panginoon, marami pong tagumpay na ma-experience po tayo. No? If we will pray for one another, if we will support for one another, if we will encourage one another, no? If we will do our part, then marami pong victories na mapapasalamatan tayo sa Panginoon. And we will experience, no, yung wonder ng pagiging isang Kristiyano, no? Na hindi tayo magsisisi na tinanggap natin ang Panginoon, no? Na hindi tayo magsisisi na sumunod tayo sa Kanya. Because, yun yan. Ito ang pangako niya sa atin. Ito yung mangyayari sa atin. Diba? Although maraming battles nga na pumapasok sa ating isipan. No? May mga nagdidikta siguro sa atin na, naku, pagka pumasok ka dyan, KJ yan, yung group na yan. Ha? Mababato ka dyan. No? Mawawalan ka ng kaibigan dyan. Diba? Mawawalan ka ng kasiyahan sa buhay mo. Totoo po yun, mawawalan tayo ng kaibigan no, pagka tayo po ay sumunod sa Panginoon. Pero, ang sinisigurado ng Panginoon, the Lord will provide better friends. Pagkakalooban. Mawawala yung mga magugulo mong kaibigan. No, papaltan yun no, ng Panginoon, ng matitino, maayos no, ng mga kaibigan. At maging ikaw, aayusin ka rin ng Panginoon para maging maayos, maging mabuti ka rin kaibigan. God will give also family. No po? So, teamwork, para po magkaroon tayo ng teamwork, no? Again, hindi lang dito sa church, kundi kahit saan mang grupo kayo kabilang, dapat ganito po ang una niyong malaman. You need to discover your role. No? Hindi yung, maganda yung ginagawa mo, ha? Gagawin ko rin yan. No? Kasi sabi ng Bible, binigyan tayo lahat ng kakayahan. No? You need to discover. No? Alamin mo, ano ba ang role mo? Ano yung kaya mong gawin? No? Ano yung gusto mong gawin? No? Dito sa church, ano po yung pwede natin gawin, mga kapatid? Diba? Next, when you discover your role, you have to do your part. Hindi yung, marunong pala akong kumanta. Kaya lang tatago ko, naiiya ako. Hindi ako kakanta. Okay, marunong pala akong tumugtog. Ano? Hindi ko na yan i-develop. Naihiya ako, meron namang iba. Diba? Minsan may ganun tayo pong attitude eh. Sila na lang. Ako gusto ko low profile lang ako.
para walang commitment. Diba? And then, when you discover your role and when you're doing your part, ito ang pinakamalaga para sa akin. Don't quit. Diba? Tuloy-tuloy mo siyang gawin. No? Sapagkat, yun nga, ang tagumpay, no, may experience na natin yan kung lagi natin ginagawa kung paano magtagumpay sa buhay. Pero kung halimbawa, pagkatapos sa tagumpay na to, ano lahat, parang halimbawa, sa boxing, no? Pag nakasunto ka ng isa at na-knockout mo siya, oh, na-knockdown siya, tapos tumayo ka, ah, na-knockout ko na siya. O knockdown ka, binaba mo na yung, ano mo, yung kamay mo, yari ka. No? Kailangan lagi ka naka-cover. No, para hindi ka tamaan. O para to, kung masuntok man itong kamay mong, itong braso mo, hindi ganun kalakas ang impact. No? Don't quit. No? Hindi ko alam kung ilan sa atin dito ang nasa brink of quitting. I tell you this morning, don't quit. No? Huwag tayong tumigil. No? Let us develop teamwork, no, sa atin pong ministry. Bawat isa sa atin, I'm sure, ay may mga pinagdadaanan, no, kahit maganda ang mga ngiti natin, maganda ang ating mga damit, I'm sure deep in our hearts, no, may mga umiiyak sa atin, no. Kaya wag nating sabihin na ah, hindi na kailangan niya ng ano, ng encouragement. Tingnan mo naman ang postura niya. O kaya ito, naikwento ko na to sa inyo eh, nung sa Bicol, sabi nung isang deacon, pastor, alam ko may problema ka, pero pastor ka eh, malakas ka na. Sa akin, ganun. Sabi ko sa kanya, bago ako umalis, yan ang dapat ay, ano, huwag mong isipin na, porket pastor ako, hindi ko na kailangan ng encouragement, hindi ko na kailangan ng prayer, no, hindi ko na kailangan ng kausap. No? At hindi porket pastor ako, alam ko na ang sagot sa lahat ng problema. No? I'm still human, I'm still sinner, I'm not perfect yet. Kaya, if you feel that ano, nakikita mo na kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng encouragement, huwag kayong mahiya. No? Huwag niyong isipin yun na kaya na niya yan. Or halimbawa, may kapatiran tayo dito feeling natin malakas. No? May pinagdadaanan tayong lahat. Kaya huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, no, na magbigay ng encouragement sa bawat isa. Maghingi ng mga prayer request. At magbigay ng mga prayer request. Kasi that's the best help that we could give to each one. To pray for one another. Okay? So, ang panghuli, hindi lamang trusting in the Lord, teamwork. Ang panghuli, testimonials. We will experience Jehovah Nissi through testimonials. Anong ibig sabihin yan? Mga patotoo. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, after they won the battle, sabi niya, the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it. Okay? Because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against Amalekites from generation to generation. So, ang sabi ng Panginoon kay Moses, you build an altar, you know, and you write this on a scroll. You know. So, isulat mo itong pangyayaring ito, itong karanasan ito, and make sure that Joshua read it. You know. Siguraduhin mo na mabasa ito ni Joshua. Because, alam niyo kung bakit? Because 40 years after, Joshua will be the next leader. At Joshua will be terrified, no? Matatakot siya. Pero yun nga, pinasulat ito ng Panginoon para magbigay ng patotoo kay Joshua, no? Na ang Panginoon, no, He is Jehovah Nissi. No? Ipagtatanggol kita. Poprotektahan kita. Kung paano ko pinotektahan si Moses, kung paano ko pinaglaban si Moses, ganun din ang gagawin ko sa iyo. At ang sabi pa dito sa verse 16, He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Gusto kong pansinin niyo ito, no? The Lord will be at war against the Amalekites. Hindi niya sinabi dito na Israel will be at war
Di ba? Hindi ang mga Israelites ang makikipaglaban. Kundi ang gusto niya sabihin dito, God will fight for you. God will protect you. Kahit anumang, mag-isip kayo ngayon, yung pinakamahirap na pwede niyong ma-experience. No? Yung parang tingin niyo, pag nangyari sa inyo, ay mamamatay din kayo. Isipin niyo na yun. Ang sabi ng Panginoon, the Lord will be at war. He will fight for you. Why? Because He is Jehovah Nissi. Maraming Amalekites tayong may experience sa buhay natin. No? Magte-take advantage, no, ng kahinaan natin. Yan yung mga Amalekites. Okay, kung kailan tayo mahina, kung kailan tayo gutom, kung kailan tayo walang pera, no, kung kailan wala tayong trabaho, diyan aatake yung depression, yung stress, 'di ba? Yung mga doubts. But ang sabi ng Panginoon, the Lord will fight. No? The Lord will be at war. At ito pa ang gusto kong makita natin. From generation to generation. Hindi lang makipaglaban ng Panginoon sa panahon ni Moses. No? Hindi lang sa panahon ng New Testament. But I firmly believe this morning, until now, hanggang sa mga susunod pa, at hanggat hindi tapos ang buhay natin sa mundong ito, the Lord will be Jehovah Nissi to each one of us. No? As I close, sana ay nagbigay po ito ng malaking encouragement sa bawat isa sa atin. No? Nung ako ay 16 years old, dun po ako naulila. Ano? 10 months lang yung pag-ita ng pagkamatay ng parents ko. And you know what? Unconsciously, ang una ko naisip nun, who will protect me? Diba? I was 16. At masyado akong ano, bata pa, walang kabuwang-buwang. No? Pero, na-realize ko na ano, no? Kaya pala ako niligtas ng Panginoon when I was 11 years old. Kasi from 11 to 16, talagang binugbog ako ng Word of God. No? Ng iba't ibang mga workers. Si Pastor Ralph, si Pastor Charles, at maraming mga trainings akong ano, na puntahan. No? Talagang na-expose ako sa Word of God. Yun pala. On my 16th birthday, July 23 namatay yung tatay ko. Ang birthday ko ay July 19. On my 16th birthday, my dad will be taken away from me. And then after 10 months, yung nanay ko naman. At yun agad ang pumasok sa isip ko, naku, ulila na ako. And who will take care of me? And praise God, kasi kumbaga kahit papaano, yung Word of God ay tumutubo na sa buhay ko. Pinanghawakan ko na yon. And from that time until now, I've experienced this God, Jehovah Nissi. God is my protector. God protected me sa maraming mga gulo, no? Maraming mga kasalanan. Maraming mga mali akong ginawa. Marami akong mga desisyon na maling ginawa. Pero thank God because the Lord is Jehovah Nissi. He is my protector. He is the one who is giving me chance many times. At ganun din po kayo mga kapatid. If you feel that no one is protecting you this morning, there is God. No, there is Jehovah Nissi na pwede mong tawagan anytime. No, He is our banner. No, He is our victory. No, siya pa makakapagbigay lang sa atin. Kaya mga kapatid ngayong umaga, let us trust the Lord. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa kapangyarihan ng pangalan mo. Tunay po na pag pinag-aralan namin ito ay talagang nagbibigay sa amin ng lakas ng panibagong pag-asa. Dalayan ko po Panginoon na kung meron sa amin kalagitnaan ngayon ang may mga pinagdadaanan, kabigatan, ikaw po ang magbigay ng kaaliwan sa kanila. Lord, dalayan ko po na magkaroon kami ng matibay na relationship sa Jehovah Nissi. Sapagkat, gaya ng aming pong napag-aralan, gaya ng naranasan ng mga Israelites, You will protect us. You are our banner. Na ang kahulugan po nito ay kami ay identified sa inyo, and You will always give us energy, and You will always give us victory. Salamat po sa kayamanan at kapangyarihan ng iyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.